Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mo mahalin namin ay yung mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkos ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mabalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo po ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito na isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood sa ating mga social media platform. Lalo-lalo na po, patuloy na lagi kong sinasabi, ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa ating pagninilay para sa umagang ito, lahat halos tayo rito gusto natin ang simpleng buhay. Gusto natin simpleng tao. Gusto natin mga simpleng gawain, simpleng alalahanin sa buhay. Pwede na. Halos lahat tayo gusto natin simple. Ayaw natin ang maraming ekan. Ayaw natin ang maraming bulaklak na salita. Gusto natin simple. Plain and simple words are enough for us.
simple ang gusto natin. Maging ang Diyos, simple sa kanyang pananalita. Simple siya sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Ang ebanghelyo natin, maging ang unang pagbasa, ay sumasalamin sa mga simpleng turo ng Diyos. Mahalin ang asawa, period. Mahalin ang mister mo, period. Wala nang dagdag, mahal. Sa ebanghelyo, mga simple nagsisimula ang mga kabutihan. Alam nyo, si Saint Francis of Assisi, minsan tinawag yung kanyang kasama, halika, ipahayag natin si Kristo. Tuwan-tuwa yung kasama niya dahil for the first time, ihahayag nila si Kristo. For the first time, makakasama siya ni Saint Francis para maghayag ng salita ng Diyos. Pero ano ginawa ni Saint Francis? Umikot, naglakad, may mga binati, ngumiti, nakipag-umupo, nakipaghuntahan, nagpakita ng paggalang, namalengke, kinuway pinamili, naglakad, umupo. Tapos sabi niya doon sa kanyang brother, halika na, balik na tayo. Sabi ngayon ng kanyang kasama, akala ko ba mga ngaral tayo? Tinignan siya ni Saint Francis, nangaral na tayo. Naihayag na natin ang salita ng Diyos. Eh, hindi naman kayo nagsalita. Hindi naman tayo pumunta doon sa simbahan para mangaral ka. Sabi ni Saint Francis, simple lang. Ang ngumiti tayo sa ating nakasalubong, pagpapahayag na ng pag-ibig ng Diyos. Ang gumalang tayo sa mga nakasalumuhan natin ngayon ay pagpapahayag na ng pag-ibig ng Diyos. Ang namalengki tayong natutuwa, ang naglakad tayong masaya, ang umupo tayo at makipagkapwa, lahat yan nagpapahayag na ng pag-ibig ng Diyos. Simpleng pagpapahayag. Di natin kailangan na matatalino at magagaling at may pinag-aralan para magpahayag tayo ng salita ng Diyos. Ang simpleng buhay natin, ang simpleng pananampalataya natin, sapat na lagi sa Diyos. Maging sa kumpisal, ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno, simpleng Diyos yan. Simple ang pag-ibig niya. Lalapit ka pa lang sa kumpisyonaryo. Walang kaabog-abog. Wala ka pang sinasabi. Pinapatawad na tayo ng Diyos. Ganon kasimple ang Diyos. Taas mo ang kamay mo. Umupo ka diyan. Lumakad ka. Dumaan ka sa simbahan ng Quiapo. Lumuhod ka. Manalangin ka. Alam ng Diyos. Hindi mo kailangan ng maraming salita. Kaya nga minsan pag nandito tayo sa loob ng simbahan, ano ang sinasabi natin? Minsan walang salita. Dahil alam ng Diyos ang lahat. Say Diyos na nakakaalam kung ano ang puso natin. Nagkaroon ako ng kasamang matandang pare. Talaga namang banal. Swerte ako at nakasama ko siya. Sumalangit na siya. Banal. Talagang banal. Nakikita ko ang kanyang kasimplihan. Tatlong damit, isang sapatos, isang sinelas, tatlong abito, wala nang ibang gamit sa kanya. Simple siyang mamuhay. Minsan sabi ko, Father, niloloko ka na ng mga tao. Ano sagot niya lagi sa akin? Bahala ang Diyos. Father, sinisiraan ka na nila. Ang sagot niya sa akin lagi, bahala ang Diyos. Kasi mapagbigay siya, umaampun siya na mahihirap, tumutulong siya dun sa ospital. Kaya nga ako, napasama ako sa paglilingkod sa ospital dahil sa matandang pari na yon. Natuto rin ako magpakumpisal dahil din dun sa matandang pari na yon. Na umuupo lagi sa kumpisyonaryo. At makikita mo ang pila na nangungumpisal sa kanya. Sa dami na nangungumpisal, ako rin umupo.
para magpakumpisal. Huh? Sa kanya ang haba ng pila, sa akin wala. Bakit? Dahil habang nagpapakumpisal yung pari na yon, lumalapit ang mga nangangailangan, inaabutan niya. Wala siyang kayamanan. Simple. At ang lagi niyang sagot, bahala ang Diyos. Sabi ko, nahihirapan ka na, Pader. Ang sagot niya, bahala ang Diyos. Laging bahala ang Diyos. Kaya ikaw ngayon na naririto, huwag mong akalain ang Diyos. Hindi alam kung ano ang dinadanas mo. Huwag mo akalain ang simpleng poong Jesus Nazareno na nasa altar natin. Hindi alam kung ano ang dinadasal natin. Alam niya ang lahat. Umupo ka diyan, tumayo ka, lumakad ka, dumaan ka lang, diyan sa labas, itaas mo lang ang kamay mo. Alam ng poong Jesus Nazareno. Siya'y Diyos na bahala sa atin. At ay tinawag niya sa pag-ibig niyang hindi kailangan ang maraming dahilan. Ang tao, pag humingi tayo ng tawad sa tao, kailangan tayong mga tuwiran. Sa poong Jesus Nazareno, lumapit lang tayo. Lumapit ka lang. Hindi mo kailangan ng katwiran dahil ang pagmamahal niya, hindi kailangan ang katwiran. Sapat nang sinasabi niyang mahal kita kahit ano paman. Alam ko ang pinagdaraanan mo. Kahit ano pa yan, alam ko lahat. Kaya tayo'y tinawag niya, Saint Francis of Assisi, isa sa patron ko na lagi kong tinatawag. Ano rin ang turo ni Saint Francis? May mga bagay na hindi na natin masabi. Minsan wala na tayong salita na magagamit dahil ubos na. Pag si Saint Francis pagod na, at halos hindi na makaupo para magdasal. Ano sinasambit niya? Jesus. Pag naguguluhan ang isip ni Saint Francis, ano sinasabi niya? Jesus. Pag maligaya siya, ano sinasabi niya? Jesus. Turo yan ni Saint Francis. If you do not know what to say, just say the sweetest name. Jesus, di mo alam ang dadasalin mo, pero alam niya, siya ang bahala. Anong sasabihin daw, sabi ni Saint Francis? Jesus, pag may sakit ka, nasabi mo wala ng kalunasan, anong sasabihin mo, sabi ni Saint Francis? Jesus, bakit? Siya ang bahala. Alam niya lahat. Jesus. Jesus, problema mo sa anak mo, Jesus. Problema mo sa kabuhayan, Jesus. Wala na makain si Saint Francis. Ano sinasabi niya? Jesus. Maligaya siya? Jesus. Natutuwa siya magbigay? Jesus. Pag hindi mo na kaya ang ano pang sasabihin, ang Diyos ay simpleng Diyos na nakababatid ng lahat. Siya ang bahala, sabi nga ng matandang paring yumauna. Bahala ang Diyos. Father, niloloko ka na. Hingin ang hingi sa'yo. Ferdy, Ferdy. Ano kasi siya, Irish. Bahala ang Diyos. Father, hindi totoo sinasabi niya sa kasal. Ferdy, Ferdy. Bahala ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, baka may pinagdaraanan yan. Bahala sa iyo ang Diyos. Sabihin nyo nga, bahala sa iyo ang Diyos. Pag hindi mo na alam ang dadasalin mo, di mo alam kung ano nasa isip mo pa, di mo na alam ang sasambitin mo, hindi mo na maintindihan kung ano nangyayari sa iyo, ano sasambitin nyo? Jesus, dagdagan natin, Jesus Nazareno,
Sige nga, di na natin alam ang gamot sa sakit natin. Di na natin alam kung saan tayo kakapit. Anong sasabihin natin? Anong sus? Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga, malakas. Lakas nyo. Pagkasambit mong yan, alam ng Diyos ang dinadasal mo. Bahala siya sa iyo. Yan ang Diyos natin. Hindi kailangan na maraming salita. Hindi kailangan memoryahin mo ang kanyang Bible. Kundi manalig ka sa kaniya. Sumunod tayo sa kaniya. Pakinggan lang natin siya sa simple niyang pangangaral, sa simple niyang tawag sa atin ng pag-ibig at katapatan. Wala namang hinihingi ang Poong Jesus Nazareno. Ni katuwiran natin, hindi niya kailangan sapagkat alam niya ang dahilan kung bakit tayo nanghihina, kung bakit tayo nagkakasala, at kung bakit tayo bumabagsak. Alam niya yun, kaya siya ang bahala. Ulitin ko sa inyo, pag hindi mo na alam ang lahat, malabo na ang isip mo para intindihin ang lahat, sabihin mo lang, Jesus Nazareno. Pag nawawalan ka na ng pag-asa, na para bagang wala ng kalutasan ang lahat ng dinaranas mo, salangan sambitin mo, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Sambitin nyo nga muli. Lakas nyo nga. Pumikit kayo. Sambitin nyo nang galing sa puso nyo. Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad na isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga, tulad ng butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng pag-ibig sa kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Ay itutugon po nating lahat, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyan suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo.
Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Tumahimik po tayo sumandali mula sa ating mga puso, sambitin natin ang ating mga pasasalamat at ang marubdob nating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo mga alay naming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod naming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami riyong iyong pinakikihirapan sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, yung banal, ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito
ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, arang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista, naming patron, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat.
at sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang nakakaalam ng lahat na ating kailangan, ang Diyos na laging bahala sa atin. Mapalad tayo ngayong tinawag sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na maingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Beatus Virgis erat.
announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang aming ginaganap ng lantaran ang siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ano sasabihin natin pag hindi na natin alam, pag nagpapasalamat tayo, pag napupuno tayo ng biyaya, pag dininig tayo ng Diyos, Jesus Nazareno. Sige nga po, malakas. Pinagpala ka ng Diyos ngayon. Pinagaling ka ngayon ng Diyos. Binigay ng Diyos ngayon ng hinihingi mo. Dininig ka niya sapagkat siya ang bahala sa iyo. Alam niya ang lahat sa atin. Marapat lang na lagi natin tatawagin ang kanyang matamis na pangalan, Jesus Nazareno. Ulitin nga niyo. Bago kayo lumabas dito, sabihin niyo sa kanya, Jesus Nazareno. Sapat na yun. Alam niya na lahat. Pati pasasalamat mo, alam niya na lahat. Pati hinihiling mo, alam niya na lahat. Jesus Nazareno. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa niya ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Awesome.
Nuestro Padre Jesús, Nazareno.